Amen, amen! Magandang amen. Araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Roy Belliet. Amen! Ako po si Father Hans Magdurulang at muli tayong magsasama-sama sa isa na namang masarap at masayang kwentuhan dito sa Testimony Season 9! Ang sarap ng buhay, ang sarap kumain, ang sarap ng pagkain. At ang masasabi natin dyan, amen! 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 Amen. Bagong buhay, Father Hans. Bagong episode na naman ng Testimony. Oo, at pagbati nga sa mga friends from all over, Father Hans. Yes, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil sabi mo nga mga kaibigan natin, hindi lang sa mundong ito, kundi sa buong universe! Intergalactic po ang atin po nga programa ito. Alam mo yung energy niya, namimiss ko tuloy yung mga brother ka sister ko sa charismatic, 'di ba? Dati tayo nag-serve sa charismatic, oo, no? Oo, sa archdiocese, kaya mabuhay po ang mga iba't iba nating charismatic communities diyan, iba't ibang mga organizations, groups na patuloy na nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Amen. At ngayon po, no? Buhay, you know? bang programa yun, Father Hans, no? At ngayon pong programang ito, no? I'm sure may nakaabang namang napagandang kwento o testimony para po sa inyo. Kaya mamaya, no, as you are inspired, please don't forget, share, like, and subscribe. Yung pong subscribe, huwag nyo nga kalimutan palagi. Para pag may bago po tayo mga programa, you're always in the know, in the loop, no? Subscribe niyo po at TV Maria Fields, YouTube and Facebook. At ang TV Maria po, kasama lalo na ang testimony, ay patuloy na nagpapasalamat po sa inyong lahat na mga patuloy na sumusubaybay, sumusuporta sa iba't ibang programa ng TV Maria here in the country and all over the world. Maraming salamat po. Itong testimony, nakakatawa kasi, Father Roy, no? Pag tayo ay umiikot na hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa, talagang isa ito sa mga pinag-uusapan din na programa. Dahil nga, ito'y patotoo rin. Bago po ang pakilala yung atin pong guest ngayong araw na ito. Alam nyo, sa mga taga Ilocos po, one time nagpunta kami doon, naka-discount ako. Wow! Father Roy, TV Maria, naka-discount. Kaya pag makita nyo po, Father Hans, discount. Hindi, nakakatawa. Misa nangahamon. Father, luto ka naman. Hindi nga po ako marunong magluto. Hanggang kulit lang. Hindi, tamang-tama yung guest natin ngayon. Yan. Ay, kasi nga, testimony, sabi nila, Father, ang ganda ng title, no? Testimony is pagpapatotoo. Yan. Na itong ating bisita ngayon, masasabi natin na maraming kwento ito. Sapagkat napaka makulay, napaka malalim. Amen, yung kanya naging journey papasok sa simbahang Katolika. Kaya kayo na po tayo lang, amen, amen. Umpisa pa lang, no? Kasi po, ito po ay isang bagay na tayo talaga magiging mga charismatic, no? Talaga ma-inspire tayo. Mabubuhay ang ating spiritu. Amen. Kaya Father Hans, ating pakilala ang ating guest ngayon pong episode na ito. Walang iba kundi si Brother kapatid, let us welcome sa kusina ng testimony, Brother Noe Dora. Wow. Brother. Yan. Magandang araw welcome po. Welcome po. Magandang araw, Father Hans, Father Roy. Magandang araw. Yes, welcome. Kagalang-galang talaga. Datingan pa lang ni Brother Noe. Yan. By the way, Dora, di ba po yung sa may backpack, may bag, Dora? Talaga. Saan po magaling ang... Saan po magaling ang bayan? Mexico ba kayo? Hindi naman po. Si Dora, taga Mexico. Taga saan po si Brother Noe talaga? Galing po sa Cebu, Father Hans. Oy, Cebu. Saan po sa Cebu, Brother? Particularly sa Pardo. Oh, pero matagal na akong wala doon kasi nandoon ako nakatira sa Paranaque. Meron kaming center dyan. Center. Papakilala ni Brother ang kanilang community. No? Kasi bati mo yung mga taga Cebu, Father Hans. Oo nga, pakibati nga po ang ating mga kababayan dito po. From sa Cebu. Dito kaya, po, Brother. Sa ating mga kababayan sa Cebu, no, binabati kayong lahat. Nandito inyong kapatid na bisdak. Bisdak. Bisdak talaga, testimony. No? Yan. Ano po, maayong
Ano bang bat? Adlaw? Araw? Mayong adlaw. Mayong adlaw. Mayong adlaw. Magandang araw. Yeah. Mayong adlaw. Diyan sa Cebu, madalas kami, nasasama ako ng mga kaibigan ko rin sa, nag-pilgrimage kami sa Simala. Ah, wow. Buti hindi ka nakain ng Butanding. Pa doon. Hindi nakakain ng Butanding. Asan bubong area yung Simala, brother? South yun. South. 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 Isa yan sa mga pinupuntahan. At si Brother Noe, bago natin magkwento yung kanyang journey to Catholic faith, ano muna siyempre ang inyo pong ihahain? Inaluto. Papatikim sa amin ngayong araw. Alam niyo, Father Hans, Father Rui, sa ating mga taga-subaybay ngayon, ito ang tinatawag back to the basic. No? Back to the basic? Kasi ngayon, marami ng mga karamdaman ng mga tao. Oh. High blood, cholesterol, so ganito. Aray ko naman, brother. Saan ka na magsalita? Healthy food. Aray ko? Kaya, ito ngayong pinaghanda ko para ito magbigay sa atin ng mag-refresh sa ating katawan. Wow. Balik sa ligtas na pagkain. Ligtas na pagkain. Kaya berdeng-berde, puro mga all natural. Natural. Ano po ang tawag sa liluluto ninyo, brother? Sa Cebuano, tinatawag itong lauoy, no? Lauoy. Lauoy. Sa ibang mga part ng bansa, tinatawag ito na sinigang na gulay. Sinigang. Sinigang na gulay. Yeah. Kaya nga, alam mo na gano'n, saan nga yung karne? Wala baba. Wala isda dito. Karne rito. Kasi nga, back to the basics. Yeah. Back to Brother Noe. So, basically, sinigang na gulay. Yeah. Sinigang. Gulay lang ha. Walang baboy, walang baka. Sinigang na gulay. At ano-ano naman po, siyempre yung gulay yan. Ano-ano po mga ingredients ng ating... Anong bahagi? Lauoy, tama po ba, Brother? Yes. Lauoy. Of course, una, ang magbigay ng pabango, Father Hans. At Father Rui, itong tanglad. Tanglad. Pabango. And then pagkatapos, luya. No? And then pagkatapos ito, sibuyas. Mayroon tayo. And then itong sili, magbigay ito ng pahangaan. Yeah, syempre. Yeah. So, Bicolano. Kagat. Pangkagat. Para yung appetite natin, medyo mag-active. Yeah. So yun ang ating ginawa. Kasi sa pamagitan nito, yung aking natutunan ko to sa aking mga magulang na palaging ito ang kanilang kinakain, ang haba-haba sa kanilang buhay. Wow. Ilang taon po? Ang aking tatay ngayon is 92 at sa may grabe. Nanay, no, 92 na rin ang kanyang edad. At saka yung ate namin, yung kapatid ng aking tatay, Nanay Rimi, kinuha siya sa Panginoon, 106 ang edad. 106? Ito lang po ang... 106? Ito ang paborito niya. Ang paborito niya. So nananawagan po kay Aling Hilda. Mangyari po lamang kay ano niya ito araw-araw. Grabe, 106. Grabe, ang haba ng buhay. Ito po ang kinakain. Healthy food. Ako din, Father. Lauoy. Galing ako sa aking misyon, no? From Luzon, Visayas, Mindanao. Bibigay ng mga sharing, talk sa mga community. Pag-uwi ko sa bahay, ito ang aking tinuto. Ako din talaga ang magluto. At kaya sinishare ko ngayon dito, Father Hans, Father Roy, para magkaroon rin tayo ng long life. Yes. Long life para makapaglingkod sa Panginoon. Amen! Pero teka, meron pa po tayo hindi mga nabanggit ito, na ingredients pa. Ito, alugbati. Alugbati. Ito, saluyot. Saluyot. Ito, talong. Talong. Malunggay. Dahon sili. Mayroon tayong sitaw. Mayroon tayong ampalaya. Mayroon tayong kalabasa. Wow! Lahat! Lahat na rin. So lahat dito. Kamatis. May kamatis. Bali, ito, pang 10 years, 10 plus 10. 106 nga abot ang buhay mo dito. 10 years per ingredient. Kaya, pala yan. Marami kasi ngayon, Father, hindi nila binantayan ang kailang pagkain. Ayan, 30 years old pa, 35 years old, tigi na sila, no? Tigi? Batang-batang. Alam mo, totoo yan, brother. Kasi diba, parang nga sinasabi natin, tumamangin ko lang, ang pagtanda ay biyaya. So, huwag kayong mahiya pag tinatanong, ilang taong ka na? Secret? Secret? Nakakahiya mo. Puro puti na yung buhok mo, secret. Mayroon nga hindi umaabot ng 60 eh. Kaya nakahiya mo yung edad mo, di ba? Pero sabi nga ni Brother Ken, nandito siya, dahil ibabahagi niya na hindi lang basta... Pampahaba ng buhay. Meron pa. Pampahaba ng ating panampalataya. Pampalalim. Kaya ako nga, Father, ngayon, Father Hans, Father Roy, at 50 years old na ako, wala pa akong mga maintenance. Wala akong mga ganun. Ang sagot dyan, brother, sana all. Sana all. Grabe, ito lang ang sikreto. Meron ako kakaibigan, tanong ko, anong maintenance mo? Wala. Anong sakit mo? Wala. Wala. Paano ka mamamatay niya? Di ba sure? Akala ko mamit si Lord. Paano mamit si Lord niya? Hindi ka pala mamamatay. Di ba? Anyway, tagalang, bago simulan, si Brother Noe po ngayon ay nabanggit niyo po, may center kayo, may grupo kayo. May grupo. Ano po bang inyong kasalukuyan present na inyong paglilingkod? Yan. Kasi pare ako, isa akong pastor noon, no?
galing sa isang Protestant family na by the grace of God na I discovered the beauty of the Catholic Church. Wow. Na particularly about the role of Mama Mary in the plan of salvation and also in the sacrament of the Eucharist. Kaya I discovered the beauty. I'm thankful that I was a pastor before. I still love my church, but I am grateful to God na He opened my eyes and I saw the beauty of the Catholic Church. Amen. Amen. Wow. Amen. Ito po, tamang-tamang ito ay testimony talaga, no? Yung kayang pagpapatuo, no? At yes, habang kumakain, luto po tayo ng pagkain. Ito yung legit na legit na pagpapatuto. Yeah. Yeah. So, ngayon po, kayo po ay member, may grupo na ho ba kayo? Ito na bangkit nyo kanina. Uh-huh. Ano po ang pangalan ng grupo? Association of Pastors Converted to the Catholic Church in the Philippines. At kayo po ang kanilang head. Ako rin ngayon, presently, I'm the president. Kasi ako rin ang kaunang nag-convert father. Napasta, sa Diocese of Cebu, no? Sa Cebu. 2007, and then sumunod yung marami sa ibang paraan sa kanilang conversion, but I'm really the first in the Archdiocese of Cebu na tumanggap sa Sacrament of Baptism. So sabi niyo po may mga centers na kayo. Ngayon may mga center kami. Mayroon kami dito sa Paranaque, Metro Manila, Father yeah. Roy, at saka mayroon kami sa General Santo City, mayroon kami sa Cagayan, mayroon kami sa Zamboanga, mayroon kami sa Negros, mayroon kami sa Cebu. Wow. So yung sa center namin, doon kami nag-usap-usap for mission, no? Paano namin nakita ang kagandahan sa Katolikong pananampalataya, and then parang isipin naming nagiging masama yung aming background before, no, we still appreciate of how the Lord yes. Prepared our life as pastors, ministers before coming to the Catholic Church. Amen. Brother Noe, paano po yung paano po yung process bago natin magpapainit na natin tayo? Ano ito bang first step? Kasi sinigang Bago tayo magpainit, pwede naman painitin na natin. Sige, painitin na natin. Sige po, brother. Okay. Po, ayan. Ayan po. Diin lang po. Ayan. Ayan. Ako na po, brother. Umaapoy ang ating pananampalataya. Ayan na po yan. Ayan. Brother, bago po, habang nagpapainit po tayo nito, ano po ang proseso po ng yung bang pag-convert, yung pagpasok. Paano po ba nangyayari yung proseso? Sa amin, ang isang tao is led by the Holy Spirit. Apo. No? Kinausap namin. And then pagkatapos tanungin namin siya, Padre Roy, ang reason bakit yeah. You have that desire? Mm-mm. So, tingnan namin yung reason niya, saan ang entry point niya about the his discovery about the Blessed Virgin Mary or the Eucharist, no? Or in the Bible. Then, pagkatapos, tulungan namin siya to go deeper. Okay. And then, pagkatapos, yung amin ang makita na decided na siya, na clear na ang lahat, doon pa kami mag-surrender sa parokya. Ah. We will talk to the parish, and then, with the discernment of the parish priest, Father Hans and Father Roy, siya na ang mag-desisyon kung saan niya ipa-join na catechism. Mm. And then after that, we encourage sa mga new convert na magiging lay minister. Ako, mahaba bang kwento, Father Hans. No? Parang naka-excite. No? Pero exciting. Mag-break po muna tayo haba pong ating papakuluan na yung tubig. No? Of course, mabilis lang po ito. Mabilis lang. Pero bago tayo mag-break, it's very clear po muna. Let's make it very clear. Hindi po ito para mag-convert ng ibang tao. No? It's to be able to lay down witnessing. Yung inspiring story po and yes. witnessing sharing, po. Sharing. Yan. Para po sa ating mong mga... And tayo mga Catholic, we come to love more our yes. faith. Ano ba yung nakita nila na sa atin, parang sometimes we take for granted. Yes. So ito po ang time we rediscover and we once more put importance and appreciate our yeah. faith. Pero bago yan, magbe-break po muna kami. Huwag kayong alis. Yes. Kasi mahirap magpakulo ng tubig. Yes. At tayo po ay nagbabalik kasama pa rin ng ating bagong kaibigan, Brother Noe, sa kanyang napakagandang kwento na mas malalaman, maintindihan pa po natin para sa, hindi lang ito para sa kanya yes. o sa iba, ito ay para sa ating mga Katoliko rin. Sabi mo nga, Father Roy, na ma-appreciate ulit natin, na makita ulit natin, sabi nga ni Brother Noe, the beauty of our Catholic faith. Noe, saan ba galing yung Noe? Noe. Alam mo, Father Hans, Father Roy, yung Noe, galing yun sa from my father. Uh-huh. Kasi he is also a preacher. Uh-huh. So yung
Noe sa Old Testament na gumawa ng bangka. No? Oh, Noah's Ark. Noah's Ark. Kaya yung mag-usap-usap kami sa mga kaibang mga pananampalataya, may isa nagsabi na, sa amin, mayroon kaming tamang daan. Sabi naman na isa, kami, mayroon kaming dating daan. Ngayon, Katoliko ka na, ano ang nasa inyo? Sabi niya, sabi sa isa, oh, ang pangalan mo, Noe. Ang nasa inyo, Noe, walang daan. Alam ko, one way. No way. But no, no way. One way. Jesus. No way. I don't know, yeah. No way. No, 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 no. No way. Gusto mo ng bisyo? No way. Ayoko ng bisyo. No way. Okay yan, brother. No way. Okay, ha? Yan yung mga preacher, eh. Time bound. Time bound yan. Kasi nga, matagal din siyang naging yeah, pastor, no? Naging preacher din. Kaya, for sure, marami siyang ganyang, parang tayong mga pari rin, di ba? Oo, may mga baon na kwento. Anecdotes tayo, mga kwento. Speaking of, ano, pastor, kamusta po ang inyong buhay noon, if we may ask? Ang buhay pastor noon. Pero bago po yan, kumusta naman mga kalabasa? Father, magluto muna tayo. Kasi yeah. Saya, sige, baka mag-usap-usap tayo tungkol sa aking pagka-pastor. Mahilaw to. Kumukulo na tulad. Maubos na. Yeah. Ano po ito? Okay na po. Okay, hindi pa. Okay na po yan? Okay na. Okay. Ano po ang una, brother? So ang una, Father Hans and Father Roy, sa ating mga viewers ay dapat maglinis muna ng kamay. Yan! Kailangan yan! Kala ko kung ano yung sasabihin eh. Bumuelo eh, bumuelo. Pero Father Hans, problema. Oo, ayan, tubig yan. Taka lang, alam mo naman. Kasi, diba? Direct, nagbahid ba kayo ng tubig? Parang tayo na puturo ng tubig. Alam mo kami sa charismatic, nakukuha namin saan sa dasal. Pray, ayan, pray on! Nagkatubig! Ikaw talaga, wala ka, kulang sa pananampalataya ito, Brother Noe. Oo. Dixie, baka masobrahan tayo, umulan dito. Maraming baka makorelate tayo ito, Father Hans. Ayan. Talaga namang mayroong intro, maghugas ng kamay. Brother, ito po yung ating basurahan. Ah, sige. Brother, ipapray over ko, bubukas po yan. Sabi ko ako. Kapanginahan ko talaga, Father, ipapray over ko, bubukas. Eh ngayon, yun rin ang ating pananampalataya. Kung hindi na mainit, hindi na kumukulo, para wala nang halaga. Ah, kaya dapat, tulad dito kumukulo, no, para itong mga ingredients na ilagay natin ay talagang mag-produce yan ng ano na para maging masarap talaga. Yeah. May hugot. So, ang una nating ilagay na magbigay ng pabango sa ating ano pagkain ngayon ay ito, Father. Ito yung tanglad. Tanglad ito sa inyo po. Sa amin, tanglad pa rin. Pero ano ito sa lemongrass sa English. Yeah. Kaya medyo, para magiging social, Father Hans, Father Roy, tawagin natin lemongrass. Wow, lemongrass. Okay, lemongrass. Akala ko, dami introduction. Ano? Lemongrass. Para maging social, lemongrass. Okay. So ilagay natin. Pero ito, Father Hans, malinis na ito kasi linilinisan yan kanina. Yes. Okay, ilagay natin dito para babango siya. And then, sunda naman din sa luya. Kasi itong luya, ito ay magbigay ng malanghap, amoy na tarang napakaganda, no? Sa ano sa luya natin. Yes. Maghanap na tayo ng ano dito. Ito po, kutsara. Kutsara. Nakakatuwa si brother, talagang okay. Maingat. So ito, no? Ilagay natin mga kapatid ha, para mas maganda. At itong pampalas, pampaamoy. Pampaamoy. Hindi lang ito pang paamoy, lasa. Magbigay rin ito ng parang ano sa ating katawan, no? Na health sa kalusugan natin, benefits. Sunod itong sibuyas. Para ito pababa ito sa blood pressure. Tama. Kaya pala. Kaya pala haba ng buhay ng pamilya ni Father Noe. Eh. Kasi daan-daan ng ano eh, edad eh. Hindi na magkain ng mga sobrang uwili, mga litson. So ito. Kamatis. So para ano hindi high blood. Mayroong isang anak pa rin, sabi niya ay kainin lang natin ubos ang litson kasi si mama high blood. Pagdating ng kanyang mama, wala nang ulam. Mas lalong na high blood siya. Hindi na nakain litson eh. Ang alam ko, hindi na ba high blood? Lalong hina high blood. Wala nang litson. Akala ko pa naman. Wala nga, brother, no way. Maraming baon si Pitzer, si Pastor. Maraming baon to si Pastor, ha? Si Pastor, ang dami baon. Of course, sili. Sana yung sa akin, sabi ng mama, inubos kasi namin ba? Kasi sabi ng bunso, high blood ka.
mas lalo sinunod. Lalo umihita ulo. Alam mo, nakakatawa kung ganyan magluto po sa inyo, no? Yung habang nagluluto, pinapipila sila, inasabi mo na, ito, ay ano lang. Papakilala mo na isa-isang ingredient bago magluto. Yan, yeah, yan. Brother, sige po. Then, lagyan natin ng sili. Para maanghang, mag-activate yung ano mo, yung tinatawag natin gana. No? So nandoon na. So ngayon, lagyan natin ng kalabasa kasi itong kalabasa ay matigas, so siya ang iuna. So diba ganun naman talaga sa pagluluto, normally, matigas. Iuna ang matigas. So yung matigas ang ulo, siya ang mauna sa impirno. Meron na. Huwag kayong matigas. Gusto po yung maganda paalala, huwag matigas ang ulo, kundi mauna ka sa... Impyerno. Sige. Kumukulo ko na. At saka, ang pinakamasakla pa dyan, pader, bago ilagay doon sa mainit, hati-hatiin. Kung hindi ka ba naman matakot mapunta sa impyerno, di ba? Mapapakabuti ka talaga. So, yun ang gawin natin. So, ilagay natin dito, no? Okay. So, ganon. Ba't lagang amoy ng luya tsaka ano, no? So, amoy mo na yung tagaanghang. Sa amoy pa lang, malaman na natin na masarap talaga. Kahit dun man lang. Kaya dapat sundin natin ang Panginoon. Amen. Para sa amoy pa lang, sa mukha pa lang, makita na talaga na nandyan talaga si Jesus sa ating puso. Wow. But brother, habang inahalo nyo, ewan ko may ihalo pa tayo next dyan. Pero paano po kayo... Yung buhay pastor. Oo, oh, kasi I'm curious na kayo na, bakit mo yung tatay po ay pastor? Tatakpan ka po ba? Oo, tatakpan natin, Father. Okay. Yung tatay ay preacher din, pastor din po ba? Oo, preacher din. Paano po kayo naging, from being a pastor po, paano po kayo naging katoliko? Ano po yung naging kasi, journey? Kasi, Father, yung una kong, ano, Father Hans, Father Roy, na yung una kong na ginawa, kasi, di ba, sa pastor pa ako na hindi namin naintindihan yung role ni Mama Mary Simbahan. Kaya may panahon na sinisira ko yung kanyang mga larawan. So one time, yung naninira ako sa mga larawan ng mga santo, yung kay Mama Mary na, yung pumunta na ako kay Mama Mary, pagtingin ko sa kanyang mukha, Father, during the time, that was the year 2000, na I feel so compassion to the Blessed Virgin. Para, naawa ako sa kanya at naisip ko na, bakit ba ako galit sa kanya? Oh. Ano bang ginawa niya sa iyo? Oh, ano bang ginawa ni Mama Mary sa akin? Bakit galit ako sa kanya? Then biglang pumasok yung mensahe na nagsabi na, why you hate the image of my mother? Bakit galit ka sa larawan ng aking nanay? Yun ang pinagnilinilayan ko na, yung first, rin-resist ko yun na, sa demonyo yun, bakit hindi ipasira ang mga larawan ni Mama Mary? Until I realized yung pinagnilayan ko todo na, hindi ito busi sa demonyo. It was really the voice of Jesus. Kasi pag sabi niya, why you hit the image of my mother? Yung iniisip ko, Father Roy or Father Hans, kung kay Satanas to, hindi siya pwede kasi hindi mag-qualified Satanas kasi wala man siyang nanay. Nag-isip ako, sino kaya ang gawin kong nanay ni Satanas, no, para mag-qualified Satanas? Nakakatakot. Wala man ako. Nakakatakot naman yung ganyan, ano. Pinakita po ba kayo? Wala naman. Buti na lang, wala. Mag-suggest kami. Kakayala po ako, brother. Kakayala ko sabihin sa inyo. Yung lumalabas ako sa bahay, naghanap ako doon, sino magiging qualified na nanay ni Satanas? Wala rin talaga magiging qualified. Sinusubukan ko yung mayroong managsigawan, tinitingnan ko ang mukha, di pa qualified pa there. Hanggat I accepted na it was really the message of Jesus kasi si Jesus man ang mayroong nanay. So yung tinanggap ko na nagaling ito kay Jesus, lumuwag ang aking puso at doon nag-umpisa ang aking pagsusuri sa simbahang Katoliko na doon unti-unti ko na-discoverihan ang kagandahan sa Katolikong pananampalataya. Wow. So, ang point of entry niyo pala, si Mama Mary talaga. Yung saka ito, personal. Personal kasi wala po kayong naranasan na pare. Nakipag-debate sa inyo. Wala. Kasi walang lumalapit sa akin, walang nakipag-debate sa akin. It was really a personal inspiration Spirit, of the Holy Spirit na guiding me to discover the beauty of the Catholic faith. Ilang taon na kayong pastor pala, brother? During the time, I was 15 years pastor already. So, hindi mo sabi nga, bagito lang yun, kaya mo nalang ma-convert. Yeah. Pero talagang matagal ka na rin. And then, I not only I'm a pastor, Father Hans and Father Roy, nagtatag rin ako ng aking sariling sikta. I'm a founder and president. So, I'm already in good hands, no? I'm really secured of my own religious denomination, but the truth really touched my heart to appreciate, to discover the beauty of the Catholic Church. Kaya nga, I'm now a Catholic. Pero yung pong pag-convert nyo, bago tayo mag-break maya-maya po, meron po ba kayong, kung
kung gusto nyo lang po na encuentro na challenge. Ano yung naging challenge o pagsubok sa pagpasok ninyo sa pananampalatayang Katoliko? Of course, ang unang challenge ko, Father Roy, Father Hans, is when I become a Catholic, iniwanan ko yung aking comfort. Kaya nga, natuto akong magluto ng ganito kasi two years of my suffering, in order for me to persevere, I learned to eat this kind of food. Nawala po. Magluto kayo ng malunggay, magluto kayo ng tangad, lagyan mo ng tangad. So, yung sa pastor pa ako, malaki ang kingtiyan eh, mataba-taba ako. May nagluluto kasi para sa... So ngayon, lahat bibigay sa'yo. So ngayon na naging Katoliko na ako, ang suffering, no, nagbigay rin sa akin ng kagandahan. Kasi nag-slim rin ako, no? Natuto ako magkain sa mga ganon. Kaya doon, Father, masingaw natin ang sarap ng ano niya, amoy. Yeah, kaya yun, doon ko nakita na in the inspiration of the Holy Spirit, I discovered the beauty of the Catholic Church. Walang Katoliko nag-convert sa akin, walang nakipag-debate sa akin. Kaya nga ngayon, in my ministry, I talk to the pastor, not for debate na mag-awayan, but I just share to him with how I discover. Yes, bahala na siya kung mag-journey siya, mag-discover siya what I did. Yeah. Pero there's always freedom, Father Roy and Father Hans, sa ating pagbabahagi, paano ang Panginoong Diyos kumikilos sa atin. Wow. Kaya hindi ko ito makalimutan na ito kasi for in my suffering period, no, purification of my motives in my after my conversion to the Catholic Church, I learned to eat sa mga pagkain ito. Wow. Hindi lang nakalirin pagkain, tanim rin ako ng mga tangad. To support. To support my needs. Yeah. Hanggat dumating ako ngayon na mayroon na akong mga babuyan, pero grabe ang aking paghirap, Father Roy, at Father Hans, pinagdaanan. Para lang ako magiging isang Katoliko. Wow. Kasi, hindi ang priority, before you have a break, hindi pa priority ay comfort, no? Truth muna. Bago comfort, truth. Ito ba totoo ba talaga ito? Kasi sometimes we would live a lie for the sake of comfort. Kasi nga sabi ng kanta, seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Wow! Ang pakaganda na, di ba? Para tayo nasa isang retreat. Pagtapos natin magtawanan, papunta tayo sa kabanalan. Yeah. At maya-maya lang po, matitikman na rin natin ng masarap na sinigang ng gulay. Naamoy ko na. Magbe-break po muna tayo sandali. Napakarami po nating pagsasaluhan, kwento, at matitikman na pagkain to. Magbabalik po ang testimony with Brother Noe. Yeah! Nagbabalik po ang testimony kasama po si Brother Noe at yung kanya pong sinigang. Amoy na amoy mo na agad siya, no? Na, ano hindi kaya ng karne? Amoy wala, pa lang. Wala amoy luya po. Dito. Yes, no? Amoy healthy. Pero tingnan natin, Brother Noe. Amoy tinola. No? Okay pa po ba yan, Brother Noe? Alam mo, Brother, habang ating inihanda yan, bago lang tayo magpatuloy, no? Yung part, ako'y, habang nag-break tayo, ako'y naisip lagi yung sabi mo na about kay Mama Mary, siya po ang, in a way, nag-akay sa iyo sa pampalataya ito. Na, totoo naman, no? When you love Jesus talaga, you cannot help but ask. Yes. Yung kanyang... At saka yun nga po yung lagi natin sinasabi, Mary would always lead us to Jesus. Yeah. Hindi siya nakipag-compete. Not to herself, but to Jesus. Yeah. Kaya yun ang aking nakita when I was a pastor na to love Jesus is to respect Mama Mary. Yung nanay niya. To destroy the image of the Mother of God is an act disrespect. Of disrespect, dishonor. Kahit sino naman sa atin, di ba? Pag namurang nanay mo, ay, mag-usapan niya, di ba? But ako, pero huwag nanay ko, di ba? So, kaya yon ang aking nakita, Father Hans, Father Roy, na hindi pwede na mahal natin si Jesus, itinakwil natin ang kaniyang nanay. Kasi ang maapektuhan, no? Ang malungkot dyan ay ang ating Panginoon sa Kristo. Yes, if we want Jesus to be happy, and then we will love His mother. Yeah. Actually, bago tayo, ano pong next na, no? Habang ating tutuluyan, we ask about si nanay yung family. Ayan, puntahan natin ng... Pero gusto nyo ba ituloy muna natin? Yes, yes. Ano po ba ang ating next? Ipagpatuloy muna natin ang ilalagay. Tingnan po ba okay na, Brother Rob. Alam mo, Father Hans and Father Roy. Okay, ito na. May bugot. Pakisulat na nga atin, pakisulat na nga. Para magiging masarap ang ating pa-being a Catholic. Dapat rin tulad ng ulam na lagyan natin ng sari-saring mga gulay. Sangkap. Yeah. Makulay dapat. Tulad nito, no? Talong. Talong, no?
Like for example, ano sa inyo ang tawag ang talong? Eggplant. Wow. So, social talaga. Alam sa Cebu po, ganyan sa Cebu, eh, social talaga eh. Actually, talong pa rin. Ikaw talaga, brother. So, ito, lagyan ng talong, hindi na kailangang ubusin. Basta mayroon lang siyang talong, di ba? Yes, so, yes. Tulad din, tayong Katoliko, hindi kailangan i-memorize natin ang buong Biblia. Mm-hmm. Dapat we learn the Word of God ayon sa ating kakayanan. Mm-hmm. Basta meron, kahit basta, paano. Oh, basta consistent ating pagbasa, hindi dapat nating ambisyonin na basahin natin sa lahat para, sa iba. No, para magiging mabuti tayong Katoliko. Yeah. Dapat consistent lang. Oh, diba? Mm-hmm. And then dapat may saluyot. Itong saluyot, ito ang nagbibigay ng ano, na mas lalong magbigay sa atin ng pasarap sa pagkain kasi pampalasa yeah. Ito no at ito rin no sa ating Katolikong pananampalataya dapat nagrurosary tayo mm-hmm. Oh. Mm-hmm. Kasi kung Katoliko tayo na hindi nagrurosary dali lang tayo matalo sa mga pagsubok mm-hmm. Oh. Dapat ang pagrurosary when we na maraming mga suliranin sa ating buhay we pray the rosary ang aking experience as a convert pastor yung nandyan ako sa kahirapan pang nagrosary tayo, makalimutan natin ang mga sakit na pangyayari sa ating buhay. When we keep on repeating the prayer, Our Father, Hail Mary, Glory Be, makalimutan natin ang ating mga problema at mga mabigat na mga suliranin at saka pagdating natin, Father, sa Surupul Mystery, aantukin na tayo. Parang wala nang sakit, wala nang bigat. Hindi ko ang tawag dyan ni Brother siguro yung we count more our blessings than our heartaches and our pains. And then, diba? Huwag tayong matakot kung makatulog tayo during Surupul Mystery kasi gusto sa Panginoon makapahinga ka. Mm. From all your problems na iniisip mo, God wants you to relax from all the trouble na nandiyan sa bigat, isip mo. Napasanin. Come kaya, to me, all you are laden and burdened. Kaya sa panahon, may mga pari na magsabi na, bakit ba ito maghumili ako may nakatulog? Sa pari, huwag kang mag-alala kasi sabi yun ni Jesus, come to me. And I'll give you rest. I will give you rest, diba? Ano naman yung susunod mo yan? Ano naman? Naku, nabigyan. Na-attorney mo patuloy yung mga nakakaantok mag-sermon. Oo nga eh. Binibigyan yung mga natulog eh. Yan pa, ikakote ninyo, no? Ikakote si brother. At saka, lagyan natin ang alugbati, no? Alugbati. Alam mo, nakakatuwa marinig ito, saluyot, alugbati. Ito yung mga ingredients na bihira natin marinig. Na ito ang mga native na pagkain na back to basic. Mm-hmm. Tulad ngayon, marami na magsabi dito kayo sa amin kasi dito lang kami lang maligtas, kami lang makapunta sa langit. Mm-hmm. Then gulo-gulo na tayo kasi sino na lang ang nagsasabi? Mm-hmm. Ang maganda back to basic tayo, Father. Mm-hmm. Ibig sabihin back to the Mother Church. Yeah. Kung magulo-gulo na, uwi na lang tayo sa ating nanay. Mm-hmm. Oh. Uwi tayo sa ating nanay kasi doon sa ating nanay ang totoong pag-ibig. So ngayon, kung naguluhan na tayo sa mga kahit ano-anong mga claim sa dito kayo sa amin, maligtas, balik tayo sa Mother Church. Kasi ang Mother Church, hindi rin siya nang huhusga. The Mother Church is always praying for the salvation of all. Wow. And as a pastor, nakita ko na ang ganda simbahang Katoliko, hindi siya nang huhusga. Mm-hmm. Kala ko, back to saluyot. Hindi na kayo pag-away na. Sabi, back to saluyot. So, pero having said, bago yan po, yung malunggay na po. Malunggay na. Nabakita ko si Mother Church, si Mama. Yung family. Yung family po ninyo. Yung aking family, of course, grabe namin when I become Catholic, away, dibatihan, Father, no? Pero kasi ako na, mga pastor lang kayo, no? Dibatihan, lumaki away. Po kayo as ano po ba? As we were Protestant by background. Ilang kakapatid po yan? Pito kami at saka ako ang pang-anim. Of course, mayroon akong dalawang pastoran kapatid. Mayroon akong dalawang kapatid na mga preacher din, nagpre-preach. Imagine ko yung gulo niya, no? So, diba, di talaga yan? Hindi, nakapag-asawa rin ang aking mga kapatid na mga pastor. Pastora, kasi nandyan yun sa aming Bible school noon na kung pastor ka, i-priority mo yung pastora. Yun sa inyong doktrina, no? Yun, pag makita mo na wala kang magustuhan na pastora, yun ang panahon na magpaalam ka sa administration na maghanap ka ng teacher or nurse. Kasi medyo hindi ka comfortable sa mga classmate mong pastora, mga ganun, no? Mga ganun, so maghanap ka. So yun talaga ang nakita ko na sa simbahang Katoliko in my discovery. Sabi ko, Lord, napakahirap talaga, Father, kasi yung ano ka, kana mag-isip ka na pastor ka, nandiyan na ang lahat na comfort mo. Mm-hmm. Di ba? Eh ngayon, magpunta ka simbahang Katoliko, alam mo na magiging member ka na lang. Mm-hmm. No? Napakalaking adjustment kasi noon, you are the boss, you are the founder of your own religious organization. Pero ngayon, you have to listen to the priest. Pero brother, kamusta po ang family ninyo nung naisip nyong
ako kayo ay ang tagal yung pastor, mga pamilya niyo pastor din, and then one day na realize mo na I want to be in the Catholic Church. Paano po ninyo nasabi, tinanggap ng pamilya? Ah, kung magalit sila, pinadaan ko sa joke-joke. Parang ganun nga. Paano magiging masaya ang birthday ni Jesus sa December 25 kung hindi natin mahal ang kanyang nanay, itinakwi natin ang kanyang nanay? Paano tayo, paano tayo kakanta ng Joy to the World sa birthday ni Jesus kung si Mama Mary inaway natin? So hindi magiging kompleto ang kaligayahan ni Jesus. Baka ang kantahin ni Jesus, Silent Night na lang ang kantahin. Silent lang tayo, inaway nanay ko eh. So, hindi nga po, tatapos. So to make it, to make Jesus, na parang masaya siya, maging kumplito ang kanyang kaligayahan, mahalin natin ang kanyang nanay. Kasi to love Jesus is to respect his mother. Mm-hmm. Ikaw, kung ikaw si Jesus, mahal ka sa girlfriend mo, pero ang nanay niya hindi niya mahal. Diba? How can you see your girlfriend, I love you so much, honey, and then I don't like your mother? Except your diba? Mother. Mm. Na kung tatanda yung girlfriend mo, yun man ang mukha sa kanyang nanay, di ba? Dapat mag-practice ka na ngayon. Dapat mag-practice ka na. Pag nag-anak pa tayo. Ganti ng mukha. Pag nag-anak pa tayo. Kamukhaan lola yung mga yan. Yung kakulitan niyo pong yan. Paano niyo po na-convince yung pamilya niyo? Of course, ang unang nakarealize pa rin, my mother. Nasabi ko na, what is really wonderful na sa panahon ng birthday ng ating Pinesu Kristo, nandyan ang kanyang nanay. Because in my birthday, dapat ang aking nanay ang pinakaunang nandyan. At ang nanay niyo po ay Diakonisa. Isang Diakonisa. Imagine. But understanding to that, biblically speaking, na in the cases of the biblical event of the life of Jesus, nandyan palagi si Mama Mary. Matthew chapter 2 verse 11, pagpasok nila sa lugar, nakita nila si Jesus, nandyan si Mama Mary. Pagpasok nila in the first worship offered to Jesus in the Bible in Matthew chapter 2 verse 11, Mama Mary is present. Kaya doon ko naintindihan na sa mga pagsamba, dapat nandyan si Mama Mary. At dito ko na-appreciate ang Misa Simbahang Katoliko na sa lahat ng mga pagsamba Simbahang Katoliko, nandyan palagi binanggit ang ating mahal na Birhen Maria. Hindi competition. Lagi. The mother will bring it to her son. Kasi di ba parang naisip mo, sabi nga natin, parang sa inyo, sa iba nating kapatid sa ibang reliyon, parang sa kanila hindi nila matanggap si Maria. Pero hindi naman sabi nyo, maganda yung nabanggit nyo kayo na off cam yata yun na hindi naman kakompetensya. Hindi kinukuha ni Mama Mary yung glory of Jesus. Ano ba yung nabanggit because the kanina? First, my understanding before me as a pastor, to give honor to Mama Mary, Mama Mary will snatch the glory that is supposed to belong for to Jesus. Jesus. Kaya iniiwasan namin ang pagbigay ng parangal kay Mama Mary. Ngunit, naintindihan ko in my research, no, as a pastor before that, Mama Mary is not a great competitor, but Mama Mary is a great intercessor according to John chapter 2 verse 1 to 12 in the Church of Christ. Amen. Siya ang pinaka-powerful intercessor na kahit nasabi ni Jesus, hindi ko pa panahon na magawa ng kababalaghan, ngunit binigay ni Jesus kasi ang humihingi sa kanya ang kanyang wedding at Cana. So, dinadagdagan ni Maria ang pananampalataya natin katulad ng pagdadagdag ng ingredients natin. Tama. So, kasi mukhang nakita ko, mukhang na nalulunto na po. Dapat may malunggay. Bakit po may malunggay naman? Kasi itong malunggay, nagpababa ito sa ating blood pressure, no? So itong ayaw malunggay. Ayaw ng mga nanay niya. Napakasarap to. Lalo na sa mga matanda, Father. Anyway, tayo. Ano nakatingin ka sa kanya, no? Sa nanay, hindi. Sinabi niya po, lalo na sa matanda. Kay brother, ha? Lalo na sa mga matanda, kasi wala pa mang matanda sa ating tatlo, Father, di ba? Lalo na sa mga matanda. Pero preferis yun to, kasi darating man tayo sa pagtanda, Father. Di ba? Di ba pigilan? Dapat malaman na natin paano tayo magluto, kasi pagtanda natin, alam na natin. Totoo yan! Ang galing ni brother. Iba yung kanyang... Ano ba pong susunod natin? Ano pong susunod na kaalaman? Lagyan natin ng okra. Ano yung okra? Meron bang punchline ng okra, brother? May punchline ng okra. Ano ba okra? Itong okra... Isa na pong okra?
Ang dami na lang yun. Tatlo lang tayo. Bilang yung bilang. Yung hindi, hindi natin damihan kasi medyo ang tubig hindi siya marami. Ah. Baka mas marami pa ang gulay kaysa tubig. Hindi maganda. Wala tayong may inom. Sige, sige, sige. Sige po. Pag kailangan pa ng tubig, may tubig pa po. Ah. Sige. Ano pa so yun, napakaganda, no? So lahat nandito na at last is itong dahon ng sili. Dagdag lasa yan. Talbos ng sili. O ganito. So dapat tayo nagluto sa gulay, pag makita natin gaano kadami ang tubig, hindi natin ubusin kasi naka-ready na lahat, iubos natin doon. So tulad ng yun na kung magbigay tayo ng teaching, huwag nating ubusin. Yeah. We cannot preach all truth in one sitting. Dapat one teaching in one sitting para magiging clear sa paningin sa mga tao. Tsaka na-excite, mabalik-balik. Mabalik-balik yung tao. Kaya ng kaalaman. Kaya ng kaalaman. Clearing a particular issue in one sitting para magiging clear. Yun. Kasi pag magiging clear ang isang doctrine sa isang tao, madala yung lahat. Mm-hmm. Pero kung hinalo-halo natin, no, parang chop choy father, malito pa yung tao. Kaya tanongin na, sis, anong humili ni father? Sabi niya, iwan ko, hindi ko nalaman. aray ko naman. Ito na naman tayo sa humili. Mag-break na nga muna tayo, Father Roy. Mag-break na nga tayo. Bakit mabatamaan tayo? Kaya na yung mga ibang religion. Kaya tayo na next. Mag-break muna tayo sandali bago po tuluyang mag-text, tumawag ang mga pari dito sa amin. Para sabihin, ano ginagawa nyo sa amin? Ito yung guest na yan, ha? Mag-break po muna ang testimony kasama si Brother Noe. Magbabalik po tayo. Wow. Yeah. Sarap, grabe! Sarap-sarap na. Grabe! Nagbabalik po ang testimony sa po si Brother Noe ngayon pong araw na ito kung saan muli napakaganda po ng kanyang mga kwento. Yes. No? Ang ating pong espiritu ay punong-puno pero maya-maya po ang ating chan. Bubustugin din po ni Brother Noe. Kumusta po? Ngayon pa lang masakit na tiyan ko, sakakatawa. Si Brother Noe. Kusap na po ng hangin. Ay, kumusta na po ba ang ating ano ngayon? Status ng ating pagkain. Oh, so ang sarap na talaga Father Roy and Father Hans, no? Sa ating pagkain. E ngayon, dapat lagyan natin ng asin. Anong tawag nito sa inyo ulit? Lauoy. Or sinigang sabaw, no? Sa ibang mga ano. So dapat lagyan natin ng asin, no? Para sa sarap siya. Tulad sa ating pagiging Kristiyano, dapat Eucharistic tayo. Palagi tayong nag-partake sa katawan at dugo ng ating Panginoon para magiging malasa ang ating pananampalataya. At then lagyan natin ng seasoning, no? Dapat tayo palaging nagbasa sa Biblia para magiging nandyan ang inspirasyon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Para ang ating ulam, ang ating ibibigay pagkain sa mga tao ay masarap. No? May laman, no? May laman. The Word of God. Bilang tubig, may laman. Because the Word of God, according to the Second Vatican Council, no, decree on the of the divine revelation that the Word of God is the speech of God as it is put down into writing by the breath of the Holy Spirit. Amen. Parang ako mag-exam sa ano ngayon, seminary, theology. Parang ako mag-exam. Vatican document na po kayo. Hindi na Biblia, no? So alam niyo na po, ngayon, ang tunog po ni Brother Noe ay katoliko talaga. Hindi lang po siya scriptures, meron po siyang documents of the church and of course, experiential. Kaya nga maganda na paalala rin sa atin na sana kagaya ni Brother Noe tayo nagpapalalim pa tayo ng ating kaalaman, pananampalataya. Na... Kasi before ako nagpabiniyag Father Roy and Father Hans, isinuri ko talaga. Diba? Kasi pastor ako, hindi naman maganda na hindi ako sigurado. Mm-hmm. I'm a founder and president of the Pure Gospel of Jesus Christ International Ministry. Registered in the Security Sins Commission. Mm-hmm. So ngayon, kung hindi ako sigurado, iwanan ko yung aking sikta na secured na ako doon. Kawawa naman ako. So ngayon na, nakita ko talaga na in the Catholic Church, nandyan ang lahat. No? We have the truth. Yeah. Kaming mga hindi Katoliko, we have the truth. But I discovered that the fullness of the truth belongs to the Catholic Church because it is the church that record what happened from the first century to the present time. What happens in the history, it was the Catholic Church, the highly organized institution that record what happens in the course of history. Hmm. Mula sa mga apostoles, then church fathers. Para tayo umatin ng isang conference. Nga. Napakaswerte po ninyo sa testimony na kayo pa inakinood. Tikman muna ni brother. Yan. Tikman ko na, Father. Sige, brother. Okay, hindi naman maganda na
Tapakin niyo sa amin. Hindi ako sigurado na masarap talaga. Yan. Kaya tulad naman ako ngayon, nandito na Simbahang Katoliko, dapat sigurado ako na ito talaga ang katotohanan. Bago niyo ibahagi sa iba. Bago ko ibahagi sa ating mga kapatid na nangangailangan. Kaya ito, napakaganda sa ating kalusugan. No, back to the basic. Oh. Yan. Huh? And then, lumamig na yung sabaw. Lumamig na po yung tinikman ninyo. Pwede ba? Kulang siya ng asin. Kulang. Kaya nga maganda tinitikman mo. Eucharist yan. Asin. Kulang na Eucharist pa. More. Tinitikman mo na bago ihalo. Ganon. So, pero brother, kahina po bago tayo ng break, no? Nung ating segment. Ano po ang, si kahina, we ask about your family. Yeah. Ano po ngayon? Nasaan po ngayon ang inyong pamilya? Actually, by the grace of God, Father Roy and Father Hans, my father and mother and ang aking mga kapatid na pastura ay 2010, di kasama aking mga pamangkin, they also made the decision to be converted to the Catholic Church. Welcome! So, grabe. Ngayon, ang aking mga kapatid na pastura is also sharing like me in different province of the Philippines. Yung isa galing lang sa Ifugao, yung isa ngayon nandoon sa Cebu, ang isa nandoon sa Surigao, ang aking tatay nandoon sa Cagayan. We are moving from one place to another to share testimony. Talaga, no? Testimony. How we discovered the beauty of the Catholic Church. These are all Catholic preachers. No? Yes, at sa aming mga kahirapan, kung magipit kami, magluto kami ng lauoy para tipid. At saka, kasi yung binili ko ito ngayon, mga Father Roy and Father Hans, hindi ito umabot ng 100 pesos. Wow, pagkain ka na. 88 pesos lang ito lahat. Pero pwede na tayo magkain. Bilang na bilang talaga ni brother. Pero brother, Father Hans, aabot ka ng 100 pesos, 100 years dyan. 88 pesos. Bilang ano naman, bilang ganti, gawin natin 90. Gawin natin 90 pesos. Dagdagan niyo pa, brother. Hindi ibig sabihin, Father, na binilang ko, ilagay lang natin ng 90 na para iparefund ko. Free lang po ito eh, free. Papa-reimbursement. Reimburse, brother. Yan. So, mas lalo nang masarap. Yan. 90 pesos na. Kaya ito siya, no, masarap, maganda ito, lalo na sa mga may edad. Yan. No, na kung masustansya. Kakain-kain ito sa mga, kahit anong mga pagkain ng oily. No, junk food. Oily, junk food. Mas maganda ito na ang sabaw niya, no, mainumin natin. Para makarelax ang ating katawan at makapagpahinga ang ating kidney, ang ating liver yan, sa pag ano sa pag gamit na gamit. Makapahinga rin sila kasi ang daming pati yan health. Brother, bago kami makatikim ng iyong inihanda sa amin na punong-puno ng grace at spirito ng Diyos, no? Sa ating pong mga manonood, sa inyo pong journey mula po sa inyong pagiging pastor. Sa ibang relihiyon at pagiging Katoliko. At hanggang ngayon po, no, you keep on sharing and proclaiming the Word of God in the Catholic Church po. Mm-hmm. Ano po ang inyong mensahe pong naisabihin? Ano po yung mga learning? Great lesson. No, lesson. Ang aking ano, kung tayo ay medyo nagkagulo ng ating isip sa ating panahon, is my advice is back to the basic. No? And balikan natin ang nakaraan ayon sa Deuteronomy chapter 32 verse 7 na consider the days of old and as the generation passed, ask your father and they will tell you, ask your elders and they will inform you. So ano ba talaga ang nakaraan, no, sa mga panahon na mga aral kung saan ipinangaral ang katotohanan sa Ebanghelyo, ang Simbahang Katoliko dito na for almost 500 years in the Philippines teaching us the gospel of Jesus for our salvation. Mabait naman kaming mga hindi Katoliko, pero karapatan nating diskubrihin kung ano ang nakaraan. Para hindi tayo magiging negative sa Simbahang Katoliko, magiging positive tayo na kahit na maraming mga issues na nangyayari sa ating panahon, we are still grateful to the effort of the Catholic Church spreading the gospel in the Philippine island. Amen. So yun ang aking nakita. Father Hans and Father Roy, sa ating mga tagapanood, yung tanong ko noon na bakit ba ang tagal na sa Katoliko marami pa ring mga pasaway sa Pilipinas. Yes. Naintindihan ko yun sa parable ni Jesus sa Matthew chapter 13 na habang naghahasik ng mga mabuting binhi ang lingkod ng Diyos, habang natutulog siya sa gabi, ang kalaban rin naghahasik rin siya ng mga masamang mga binhi. Kaya ngayon, kahit na sa ating paghahasik ng mga salita ng Diyos, kabutihan sa lahat ng mga tao, nandyan rin si Satanas, naghahasik rin sa kanyang mga pamamaraan. Amen. Kaya it is a struggle until the end of time. Na dapat we will persevere. Kaya the Bible says in Matthew chapter 24 verse 13 na, those who persevere to the end
will be saved. Amen. Amen. Yan. Wow, gusto ko rin mag... Ako ko, nag-persevere po ako na makinig sa inyo ng mabuti. Matikin po ako niyan. Diba? So ngayon, perseverance. Ngayon pwede na po po natin matikman yan, Brother Noe. Siyempre, yan po ay puspos ng second scriptures na na-quote ni Brother Noe. So dapat, ito. Diba, ang healthy nito. So, talagang masarap na ito. And bakit ba, Father Hans, hindi natin ubusin? No? Bakit? Kasi, ibig sabihin na mayroon tayong iiwan, willing pa tayong mag-share kung mayroong magdarating. Kasi kung ubusin natin, ibig sabihin, sarili lang natin ang iniisip, di ba? At hindi makakristyano. Hindi makakristyano. Dapat mayroong maiwan dito para kung sino mang darating, mayroon pa rin tayong para sa mga cameraman po natin. Abang po sila ng ulam. So ito na lang, Father. Huwag nating ubusin. Yan. Tikman. Huwag nating ubusin. Atin na, halika. Ating tikman yan. Father, maitin, Father. Yan. So, ito, tapos. Yan. So dahil ito ay biyaya ng Diyos na talaga, ano, Father? Bless the food. Yes, kailangan i-bless yan. So, kayo po. Lead the prayer. So ngayon na dito na ako sa Catholic Church, na alaala ko yun na I have to obey the priest. Kasi nabasa ko yun sa Biblia sa Malakay 2:7. Sabi ng Biblia na for the priest lives, preserve knowledge and instruction. People should go to them and ask my will because they are the messenger of the Almighty God. The scripture is giving us the guidelines na kung mayroon tayong makatanungan, Malakay chapter 2 verse 7. Punta tayo sa mga kaparian. Mga pare. Because their lips, kayo, mga pare. Their lips preserve knowledge and instruction. Kaya nga, nag-aral sila ng mahabang panahon. Amen. Para doon itatago ang kaalaman tungkol sa ating Panginoon. At bukod po sa pag-aaral ng mahabang panahon, yung karanasan po ng mga taong malapit, nagbabahagi, at i-share po. Yan din po ay kasama sa mga experience po ng mga pare. Binabahagi namin sa inyo. Okay, so, brother, kaya pwede na po ba tayo mag-dose? Kaya by your command, Father, to pray, I will obey. Yeah. Sige, brother. Yun lang pala gusto sabihin ni brother. We impel you. Wow. Sige. Brother, we request. We'll pray. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much for the blessings. You are the source of every blessings, gift in our lives. We ask you, loving Father, to bless this food that we are going to partake from your bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Grabe, brother. Grabe. Father Hans. Lubos-lubusin nyo na po ang paglalagay. Magdiling ko dyan sa mga pare. Lubos-lubusin nyo na. Sa malakayan. Ngayon, Father, ang aking gamitin, itong malaki. Kasi yung, nga, sabi sa aklat ni malaki. Kasi sabi ng Biblia, kung malaki ang gamitin mo sa pagbigay, pero pa rin sinabi yung Biblia. Malaki rin ang gagamitin sa Diyos para mabalik sa'yo. Pinangsunan. Nagginamit mo. Nandiyan yun sa Luke chapter 6 verse 35. Na kung malaki ang ginagamit mo, kung anong sukat ginamit mo sa pagbigay, yun rin. Susukat sa iyo. Ito na po muna. Yun. Ito naman sa iyo, Father Roy. Ano yung mga sa'yo, brother? Kahit na malaki ang ginamit, pero kuntian lang natin ang ilagay. Lagi. Saan nakalagay sa Biblia? Parang wala yan, ha, brother, ha? Brother, naka-record yun. Titignan ko nga kung yung pag-isabi mo, brother. Totoo kayo, brother, ha? Pero, kunti naman, pero... Madami kong pinabalik-balik ang ano. Yan. So, marami pa din, Father. Sige nga, tikman natin, Father Hans. Alam mo yung lesson. Sa Cebuano po ang tikman? Tilawan. Tilaman. Alam mo, nag-guhi talaga yung luya, kuya. Masarap ito sa lalamunan. Father Hans, saka, tete. Narandam ko na. Alin? Kumahaba na yung buhay ko. Alam, grabe. Narandam ko na. Nadagdagan nga. Pero to, ha? Back to the basic. Uy, saka yung lasa niya. Yung lasa, parang yung simpleng-simple na malasa, hindi siya yung, alam mo, hindi playboard. Oo. Ikaw mo busog mo na, yung lasa nung mga gulay. Di ba, brother? Grabe, brother. Talaga namang itong episode ito ay punong-puno po ng grasya ng Diyos sa inyong karunungan, kaalaman at karanasan po. Thank you very much po sa inyong pong pagbabahagi, sa atin pong manood. At sa amin doon, Father Hans, to be na-inspire niyo po. I'm sure ako po, personally, I am inspired to hear someone, ano? Kayo po, hindi para mapag-away, mapag-debate, but indeed to show kung paano po kayo nahipo ng Diyos sa pamamagitan po ni Mama Mary, kayo po ay naakay po sa atin pong simbahan. Pero po, yung inyong pong karanasan, grabe. Ito po ay parang yung atin pong tinikman na malasa, masarap at nakabusog. Amen. Back to basic. Thank you, Father Roy and Father Hans, sa panahon. Yes. At saka, i-off muna natin. Sayang sa... Walang sayang. Walang sayang sa Panginoon. Yes, salamat po. Saka,
We will continue to pray for you sa mission po ninyo. You, sa inyo pong mga kasama rin po, we will pray for you. And let us continue tayo, pare, kayo po. Let us continue to spread the good news and become really a witness of Christ's goodness Amen. And love. Thank you. Thank you very much. Sana po kayo mga manonood po, like later on, we'll share more about it. Pero sana po kayo din, busog na busog kayo sa sharing po ito ni brother, no? Thank you very much. Nag-break po muna kami. Babalik po kami. Huwag kayong alis dyan habang papahaba kami ng buhay. Yes! Magpahaba tayo ng buhay. Back to basic. Magbabalik pa rin ang testimony. Wow! Thank you, Brother Nomi! Talagang napakasarap ng kwentuhan natin, Father Hans, kay Brother Noy. Tsaka feeling ko talaga, kumaba ng 5 years yung buhay ko after isang bowl ng... 5 years lang? 5 years? Isang bowl pa lang yun. Hihingi lang naman. Makamahaba pa yan. Haba-habaan ko na. Oo. Why not 6 years? Yeah, damihan mo ang kain mamaya. Pero all natural. Pero higit po sa pagkain. Back to basic. Yes, ito po yan. But more than that, back to the Mother Church. No, siguro yun. Kung mayroon akong na-pick up kay Brother kanina, sometimes it is good for us na makaharap po yung mga taong iba sa iyo. Minsan nga po yung mga pagsubok sa iyong buhay na iba sa mga gusto mo, maganda po minsan na harapin mo. Kasi it's when you are reminded of the valuable things na mayroon ka that often you take for granted. Minsan nga yung mga pagsubok, no, yung karamdaman, sa malampera, na pag may mga ganitong pagsubok, you realize na, nung mga tayo na may pera ako, nung may mga tayo na malusog ako, anong ginawa ko? No? Kaya maganda po, once in a while, as how si Brother Noy po yung kanya pong kwento po sa atin, no? Ang mga Katoliko na ipinalak na Katoliko, minsan maganda mapaalahanan tayo na yung mga bagay na mayroon ka, importante yan. Minsan lang, nahabayaan mo. Minsan, you take them for granted. At bahagi ng pagkapahalaga, Father Roy, ng pananampalatayang sinasabi mo, ay yung ipagtanggol, di ba? Mm-hmm. Ipaglaban. But, tandaan natin na... Tayo, we do not just defend our faith, we should define our faith. No? Wow, hindi lang natin ipaglalaban, kundi ipapakilala. Isa sa buhay. Ipapakilala. And the best way to define our faith is by witnessing. Amen. At ito yung paulit-ulit na sinabi ni Brother Noe kanina, na hindi naman siya yung bang nakikipagtalo lang, yung bang talaga mamimilit ka. Nakipagdebate talaga. Let them know, let them learn to love, and embrace our faith through our witnessing. Yes. Yung mabubuti nating ginagawa. At sinasabi naman niya sa kasulatan na hindi sapat, hindi tayo tatawagin Kristiyano sa salita lamang, kundi sa ating hindi lang gawa, mabubuting ginagawa. Sapagkat hindi naman ito paramihan ng ginagawa, kundi pabutihan ng ating mga ginagawa. Every day, we do not just know our faith, we do not just defend our faith, but let us define our faith through our good works, witnessing. We also have to live the faith. Ito yung witnessing na tabi. Grabe talaga naman. Amen. Amen, amen, Father. So, my dear friends, join in for the best way to one's heart is still through the stomach. So, let us serve one another with grace before meals and after meals too. Ako po si Father Roy Villet. At ako po si Father Hans Magdurulang. Maraming salamat po. At muli tayong magsama-sama sa isa na namang masarap at masayang kwentuhan dito sa Testimony. Welcome to the Catholic Church.